Hi mga kasari, andito na naman tayo sa aking munting tindahan. As usual, mag-aayos na naman ako at meron akong isang plastic dyan na i-display. At habang ako'y mag-display dyan mga kasari, magbibigay ako ng tips sa inyo para hindi malugi yung inyong tindahan. Meron kasing nagtanong sa akin kung ano raw ba ang maititips ko para hindi magsasara yung isang tindahan or malulugi. Meron na rin akong na-share nito mga kasari, kaya lang naka-upload siya doon sa aking YouTube channel. Kasi mga kasari, marami na rin content creator na sari-sari store yung kanilang kino-content. Siyempre mga kasari, marami kang makikita doon na mga sari-sari store owner na nagbibigay ng mga tips kung paano palaguin ang isang sari-sari store at kung paano hindi malugi or siyempre kung paano mo imamanage. Halos pare-parehas lang naman yung mga isinishare nilang tips mga kasari. Kasi yun naman talaga ay base lang talaga sa kanilang mga experience sa ilang taon nilang naging tindera at sari-sari store owner. So, hindi ko na patatagalin yung aking tips dito sa aking munting tindahan at ito din pala is base lang ito sa aking experience at nasa sa inyo na kung tutularan nyo or gagawin nyo yung aking tips. Nakadepende naman talaga yan sa inyo. Una-una nga pala mga kasari, ang gagawin nyo para hindi malugi ang inyong tindahan is wag na wag kayong magpapautang. Kasi isa din sa dahilan kung bakit nababankrupt or nalulugi yung tindahan dahil sa utang. Kasi mga kasari, pag nagpapautang tayo tapos yung customer na pinautang natin is hindi marunong magbayad, sana yun sa dahilan kung bakit nalulugi ang inyong tindahan. Ang pangalawa ko namang tips mga kasari para hindi malugi yung inyong tindahan is wag na wag po natin pakikialaman ang pera ng tindahan. Kasi mga kasari, pag pakikialaman natin yung pera ng ating tindahan is hindi na po natin yan maipapaikot. At pag hindi na natin mapaikot yung pera ng tindahan mga kasari, dahan-dahan na po mawawala ng laman. Ano pa ang ibebenta natin kung yung pera ng tindahan is pinakialaman natin at hindi na natin napapaikot-ikot. Isa din yun sa dahilan kung bakit nalulugi talaga ang mga tindahan at nagsasara. Ang pangatlo naman na tips ko mga kasari is yung mga daily needs na kinukuha natin sa ating munting tindahan. Yung bang sa tindahan lahat kinukuha yung pagkain, yung bayad ng ilaw, bayad ng tubig, bayad ng wifi, at marami pang ibang expenses na kinukuha lahat sa tindahan. Yan din kasi ang problema ng ibang may sari-sari store, sa tindahan nila lahat kinukuha ang pangangailangan nila. Kaya pag hindi nila na ibabalik yung kinuha nila sa kanilang tindahan is ang tendency nagsasara sila dahil nalugi na. O yan lang mga kasali yung tatlong tips ko na na-share ko dito base lamang yan sa aking experience bilang sari-sari store owner. At alam ko na yung mga shinare ko is marami talagang makaka-relate kasi nga na-experience din nila yung mga tips na binigay ko. O siya mga kasali at sana meron kayong natutunan dyan sa konting tips na binigay ko at sana paluguin pa natin yung ating negosyo at huwag po nating hayaang malugi.